sana gawin sirkus ito kasi nangyayari, ha? Ginagawa nga sirkus lahat, eh. At tulad doon sa Senado, ha? At saan ka ba naman nakakita ng Senate hearing ito? Pero ginamit yung ilang plano ng Air Force para dalhin yung witnesses. Ito sa tabakbak ng witnesses. Ihaharap nila roon. Eh, hindi naman na investigasyon ang Senado to determine the guilt or innocence of anyone. Not even for probable cause. Anong gagawin nilang platform yung Senado? And then ngayon, hindi namin malaman kung kasasalihin si Congressman Teres. Sinasabi nila on the ground of fairness, huwag daw kasalihin si Congressman Teres. Nasaan ang fairness? Hindi mo itindi mo other side. So ano mangyayari sa Senado? Sila lang ang mag-iusap doon. Eh, kung chamber yun. Kahit ikaw, attorney, hindi ka. Ang counsel naman talaga, kung may appear that we can be there in order to counsel or give advice to our clients. But kung wala yung kliyente mo, sino rin ang counsel ko? Besides, hindi naman talaga ako pupunta physically noon. Hindi naman tayo mahilig ka pumunta sa Senado. Nakakawalong beses na yata tayo. Kasi yung inquiry in the court of appeal. At ngayon, physically naman, pwede naman akong mag-advise sa kliyente ko kung mag-online siya via digitally naman or virtually. So, hindi naman kailangan ng presence ko roon. Ang kailangan lang pumunta roon, yung mga tao na gustong gamitin yung platform, yung publicity, para gawing isang circus ito para ma-advance yung kanilang pananaw na in the final analysis, hindi naman yan ang magde-determine kung sinong guilty or not. Diba? Kayo, mga reporters kayo. Ilan ang pinagdaanan yung bruhaha, media hoopla sa Senado, di ba? At the end of the day, fertilizer funds come acquitted. Yung kliyente ko. Chopper, yung panahon ni Ping Lacson, acquitted. Yung si FG, yung kay GMA, media hoopla, acquitted. Ruby Rose Barameda, di ba nandito, nakikita-kita tayo. Hindi naman ito nagde-determine. So, if they're trying to make this a case of trial by publicity, sana wag na't nagkakamali lang sila. Nagpapagod lang sila. Pero, attorney, anong reaksyon ni Congressman Teres sa Senate inquiry? Well, gusto sana niyang sumali. In fact, he's eager to join. Pero, ewan ko, parang ayaw daw siyang pasalihin ang balita ko, yung link na pinadala sa kanila noon. Kasi nung una, pumayag na. Nagpadala na nga ng link para makasali siya. Then, sumulat si Mayor Degamo. Bakit daw ganon? Ha? Ngayon, ayaw na. Ngayon lang ako nakakita na ang investigasyon ng DOJ at ang Senate hearing, parang kinokontrol ng isang tao. While we commiserate with her loss, we sympathize with her, hindi po ito ganito nakukuha ang hustisya. Not through trial by publicity. Ha? Sir, kung hindi papayagan si Teres mamaya, where do you foresee the progress of this case going? Hindi, wala naman yun. The Senate is supposed to be in aid of legislation. Sana, hindi masayang yung pagod, yung gastos ng gobyerno, lalo na yung ginastos sa yung jet fuel o aviation fuel ng C-130, napakalaking ano yun, di ba? Pakalaking aeroplano yun. Para ginagamit yun sa relief operations at pang-sakay ng troops. Yung dinala rito mga tao to testify supposedly doon sa Senate inquiry, it should give birth to legislation na nag-a-address doon sa mga experiences dito sa mga political killings with respect to security, ha? With respect to yung sa pagla-license ng firearms, etc. Dapat magkaroon ng legislation, otherwise sayang lang. So sir, di talaga a-attend kung i-insult? Paano a-attend? Kaya mo sila mag-start. So sir, wala pa din kung plan si Kong Teres? Wala pa. Because threats to his safety persist. Bakit kasi po pabalikin siya, Torne? Para matapos na ano ba na? In due time. Alam nyo, ano yan eh. Yung ganyang thinking ay, it's more complicated than dati. Meron naman kaming binigay ng mga request for them to return. For him to return. Kaya lang, hindi na napagbibigyan yung ibang requests. Pero attorney, saan galing yung mga threats? Yung mga banta? Sino yung nagbabanta? Marami. Siguro, pagka sinabi na namin kay Speaker Romualdez yung buong storya. I'm not at liberty to divulge kasi nga, may gentleman's agreement kami. Nag-uumpisa na daw. Excuse me, ha? Sensya na po kayo. Anyway, mamaya naman.